Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pagbuking kay Teofimo Lopez at ang batikos kay Ryan Garcia. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So alam nga nating lahat mga idol na lakas loob laging sinasabi ni Teofimo Lopez sa kanyang mga interviews na dapat daw ay tigilan na ng mga boxers ang kakahingi ng matataas na presyo nang sa ganon ay makita na ng mga fans ang mga laban na gusto nila. Madalas kasing hindi matuloy ang magagandang laban dahil sa hindi pagkakasundo ng dalawang fighter sa presyo. Kaya naman paulit-ulit sinasabi ni Lopez na dapat tigilan na ng mga fighters ang pagpepresyo ng napakataas sa kanilang sarili upang maibigay nila ang magagandang laban na gustong mapanood ng mga fans. Subalit sa latest interview nga po sa kanyang karibal na si Devin Haney kahapon, ay binuko nito ang undisputed champion na nagde-demand umano ng $10 million para lang labanan si Haney, kung saan napaka-imposible pong ibigay ang 10 million kay Lopez dahil presyong Manny Pacquiao na yan. At bagamat undisputed lightweight champion siya, ay maliwanag pa din naman na wala pa ang level ng kasikatan niya upang bayaran ng 10 million sa isang gabi. Maski maglaban sila ni Ryan Garcia, ay dapat na mas mataas pa din ang bayad kay Garcia kasi walang duda naman na mas madami ang bibili ng pay-per-view dahil kay Garcia at hindi dahil sa kanya. Kaya naman sinabi ni Haney kahapon sa kanyang interview na ang pag-demand ni Lopez ng 10 million para maglaban sila ay isa umanong paraan upalusot upang hindi matuloy ang kanilang bakbakan. Ganito daw kasi ang mga simpleng paraan ng mga takot na fighters. Dagdag pa ni Haney na wala siyang pakialam sa presyo sa kanya. Basta ang gusto niya daw talaga ay makatapat na si Teofimo Lopez kasi ito ang kanyang main target. Subalit kung hindi pa din papalag si Lopez ay hindi na siya dito mag-aantay at lalaban na lang daw siya sa iba. So medyo napahiya nga po dito si Lopez mga idol dahil kinain niya ang mga sinabi niya na dapat wag na nilang presyohan ng mataas ang mga sarili nila para mangyari ang magagandang laban. Dahil siya mismo ay ganito din ang ginagawa. Sa kabilang banda naman mga idol ay nababatikos na nga po ngayon si Ryan Garcia ng madaming fans at maging ng mga boxing writers at reporters. Ito ay dahil sa immaturity umano ni Garcia na i-anunsyo na maglalaban sila ni Pacquiao kahit wala naman talagang nangyayaring pagkakasunduan sa dalawang kampo. Ayon sa writer ng Boxing News 24/7 na si Michael Collins, ay dapat sana tiniyak muna ni Garcia na tuloy na talaga ang laban at inantay na ang kanyang promoter mismo ang mag-anunsyo ng nasabing laban, hindi yung pangungunahan niya umano ang mga bagay-bagay. Napansin din ng madami na mag-iisang linggo ng tahimik si Garcia at hindi nagpaparamdam. Hindi na din ito nagsasalita patungkol sa Pacquiao fight. Kaya naman mas lalong nagduda ang madaming fans kung totoo ba talaga ang mga pinagsasabi ni Garcia. Lalo pat ang presidente na mismo ng Golden Boy Promotions na si Eric Gomez ang nagsabing walang magaganap na bakbakan sa pagitan ni Pacquiao at Garcia. Sinabi din ni Michael Collins na posibleng kaya umano biglang natahimik si Garcia ay dahil hindi na nito ngayon alam kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang mga fans na hindi natuloy ang laban nila ni Pacquiao kasi mapapahiya ito ng gusto at mapagtatawanan ng mga kapwa niya boxers. So ayan nga po ang latest boxing news today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more Sports Talk.